Package mo, nandito na! Yes guys, nakuha ko na rin yung package ko mula sa Amazon. Nag-online shopping ako ng mga accessories ng M50. So samahan ninyo ako mag-unboxing kung ano nga bang nilalaman ng box na ito. I'm Rheologist and I'm everywhere. Dahil ako ang inyong online palaboy. And I'm everywhere. Ang inyong online palaboy. Everywhere? Yes, I'm everywhere. Dahil makikita nyo lang ako kung saan-saan dyan. So this is it, pansit. Happy kid! Eto na nga. Nakuha ko na yung package ko sa Amazon. So, ako, nakita ko lang siya, na-curious lang ako sa Amazon kung paano ba magpa-deliver dito sa Qatar. So, may mga days na nakita ako doon na naka-sale yung mga accessories na gustong-gusto ko para sa Canon M50 ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, i-check out ko na agad-agad. Ngayon, samahan niyo ako mag-unboxing kung ano nga ba yung mga accessories na yon. So, ito na. Teka, kuha muna ako ng gunting. Yun na nakalimutan ko. Baka sabihin ninyo, galing sa Lazada. Joke only. Baka sabihin ninyo, galing Lazada. Makita mo? Kita niyo yan. From the US of A. From the US of A. Ah, baliktad. Yan, from the US of A. See? Amazon. So, ito ay legit na nanggaling sa Amazon. Hindi sa China. Wala akong COVID. So, ito na. Happy kid eh. So, teka, tutok natin. So, yan ha. Oh. Pupunitin na natin. Witness. Okay, mga friends. Yan. Actually, ito yung first time kong magpa-shift dito sa Qatar. So, since hindi pa ako familiar kung ano yung kalakaran, kasi baka mamaya ma-delay, super delay kung anumang mga issue sa customs. Ang ginawa ko eh mga small items lang na kung sakasakaling magka-problema eh pwede ko nang ipaubaya, charge to experience na lang kumbaga. This is it. Pipilasin na natin ang Prime Amazon. Okay. Uy. Wait. Sa ilalim pa. Sa ilalim pa talaga. Hops. Sorry, happy kid here. Diba? At ito na nga. Ito na nga. Charan! So, ang mga laman ng box ay keyboard pad para sa MacBook Air ko. Kasi kulay blue siya. Parang gusto ko na siyang palitan ng kulay itim naman. So, magbibihis keyboard na yung laptop ko ngayon. So, tatry natin mamaya siya. Okay? So, mag-run through muna tayo kung ano yung nandito sa loob ng box. This is the Movo microphone. Actually, hindi ako avid fan ng isang brand na ano nga ba yun? Rode mic. Ayoko ng Rode mic kasi ang nakita ko sa review, mas maganda ang condenser nito. Mas namamanage niya yung noise reduction. Actually, nagkaroon ng comparison, head-to-head comparison ito sa New York. Tinest nila yung Movo at saka yung Rode mic. Mas nanaig yung performance nitong Movo. So, I decided na kunin siya para sa aking M50. So, i-open na natin siya. Ayan.
So, okay, ito muna. Sa loob ng box, may makikita kang mga small papel lang. Mga papel-papel lang. Yan. So, ito yung actual mic. No? Pag tinanggal mo to, ito yung microphone. So, ito yung pinaka... Ano tawag ito? Excuse me po! Hindi po yung coronavirus. Windbreaker niya. Ito yung windbreaker niya. So, isusot mo lang siya paloob. Balik mo lang siya. Kahit gaano kalakas yung hangin, mapifilter niya yung sound nito. Kasi meron siyang windbreaker. Okay? Tapos, next, meron siyang lalagyanan. Magandang quality yung lalagyanan niya. Yan. Then, meron siyang baby PL na pang audio. Yan. Tapos, meron siyang shoe. Hot shoe. Hot shoe ba tawag dito? So, ito, adapter niya para mailagay mo yung mic. Ayan. Ayan. So, ganyan siya. Okay. Tapos, ito, ilalagay mo sa microphone ng BBPL. Tapos, ito, i-coconnect mo naman dun sa microphone slot ng kung anumang device meron kayo. Pwedeng sa cellphone or pwedeng sa camera mismo. So, sa M50 ko, meron kasi siyang microphone slot. So, kaya ito ang binili ko. Although, meron naman akong lapel. Pero kasi pag halimbawa may mga incidental shooting akong ginagawa, mas maganda na yung meron kang talagang lapel na nakaabang mismo sa... hindi. Mas maganda, pag incidental shooting kasi, mas maganda na meron ka ng microphone na nakaabang, katulad nito. Hindi na katulad ng lapel na kabit lang ng kabit. Yan, ito lang yung mga laman niya. Tapos, yan. Tabi muna natin. Tapos na tayo dyan. Then next, charan! Bubbles. Padding para sa para hindi siya mag bangga-bangga, magkabangga-bangga. So, apat sila na lusaw na lang tong isa. Nawala na ng hangin sa tagal. Sana wala siyang dalang COVID. Okay, next from small rig. Ano kaya tong small rig na to? Ups. Baba ko lang muna pa. Charan! Okay. This is it. Itong small rig, ito yung pinaka rig ng camera ng M50. So, kung familiar kayo at kung kayo ay nag-aaral ng film or photography, so, itong small rig na to na tinatawag o yung rig mismo o yung cage, camera cage, ay magagamit ninyo sa productive shooting ninyo. Marami siyang hot shoe slot. Katulad nito, pwede kang maglagay ng mic, ng ilaw sa taas, at meron din siya dito sa gilid. At yung mga butas nito, may mga purpose yan kasi pwede kang maglagay ng mga extended arms. Basta pwede mo siyang lagyan ng extra ano pa dito, extension. Okay? Tapos meron na siyang built-in screw. So hindi mo na atupagin o iisipin pa kung saan ka kukuha ng screw. Hindi mo na rin siya iintindihin na baka mawala kasi naka-lock siya doon sa loob. So kung makikita niyo naka-lock siya doon. Yan. Yan. 3 items lang yung pina-ship ko. Kumbaga, nasa testing the water muna tayo sa Amazon papuntang Qatar dahil hindi natin alam kung anong kalakaran. So, ngayon naman, isa-share ko sa inyo yung shipment history ng package ko. Noong April 11, nag-online shopping ako sa Amazon. So, nag-checkout din ako within that day. Sinip ni Amazon yung package ko, lahat-lahat, ay April 15.
So, bumilang lang siya ng 4 na araw, sinip niya na agad sa papuntang Qatar. Natanggap naman ng Qatar yung shipment ko ng April 17. Actually, tinawagan ako ng local carrier dito na Aramex na naka-hold yung shipment ko from customs. At first, yung instinct ko parang nagkatotoo na parang mahirap magpa-ship dito ng Amazon dahil sa custom issues. Pero one day lang na hold yung shipment ko sa customs. Actually, yung natanggap ko yung package, meron siya ng traces na nabaklas na siya dahil sira na yung packaging niya dito sa ilalim. Siguro as part of custom SOP na kailangan buksan yung mga package na dumadaan. So, wala namang missing o nawawala dun sa package na nakuha ko. Kinabukasan lang, April 18, nakuha ko na agad yung package ko via Aramex. Yung shipping experience ko sa Amazon, okay naman siya papunta dito sa Qatar. So, maaring umulit pa ako, pero siguro mga small items na lang din muna kasi katulad niyan, nagbubukas sila sa customs, baka ma-question ako pag bumili ako ng higher value na mga produkto. Yun din yung iniiwasan ko na magkaroon ng questionable circumstances sa customs. Kung ako tatanungin, mas marerecommend ko magpa-ship kayo ng mga small items lang, pero maramihan nyo nang gawin kasi para tipid din sa shipping cost. Alalahanin nyo pag mga big items, mainit ang mata niyan sa mga costume duties. Siguro maglagay din kayo ng limit sa mga produkto ninyo na bibilhin kasi baka humantong kayo sa pagbabayad ng costume duties na malaki. Actually guys, ang unboxing na ito is a joke. It's a joke. Dahil ang totoo niyan, na-unbox na to nung nag-receive na tao ng package ko. Nung dumating yung package na to, wala ako sa accommodation namin. So meron lang akong kaibigan na pinagkatiwalaan na i-receive yun. Sinabi ko sa kanya, tingnan mo kung ano yung bangas na merong nagawa yung customs doon sa packaging. So ang hindi ko alam, in-unbox niya na pala. Oh, watch this. Ito ang ebidensya. So nag-unboxing ang lolo mo. Ayan oh. Oh. Sino ba naman ang hindi madudurog ang puso niyan? Hinintay mo 'yan nang katagal-tagal. Actually hindi naman. From April 11 to 18, so mga 7 days lang tumakbo ang package. Yan, kita mo 'yan oh. Masyadong maselan pa. Ayaw hawakan ng dalawang kamay. Baka daw may COVID. Oh, kita mo yan talagang. Oh, binuksan pa talaga. Oh. Oh, yan ang original packaging niya. Yan ang original setup ng mga product dun sa loob. So, nireconstruct niya lang yan para sa unboxing ko. For the purpose of my unboxing. Kumbaga, ang unboxing na ito ay pampalubag-loob na lang sa akin. Actually, yung mga product na nakapaloob dun sa box ay mga nagamit ko na yon. Nireconstruct ko na lang yung mga product at inilagay ko na lang uli siya sa box. Katulad nitong microphone, gamit-gamit ko na to lagi sa pag-shooting ko. So, laging lagari ito sa shooting dahil ito yung lagi kong ginagamit. Ito namang camera rig, nakalagay na rin to dun sa camera ko. Nakasetup na rin to sa camera ko. So, matagal ko na rin silang ginagamit. At yung keyboard naman na to, nagkamali ako ng order sa Amazon. Kasi ito palang layout ng keyboard na to, late layout na pala to ng MacBook Air. Ito, nakashield pa rin siya, hindi ko naman siya magamit. Kung meron kayong kakilalang merong ganitong keyboard at gusto niya ng skins, eh ibibigay ko na lang ng libre. Comment down below kung gusto niyong arborin tong keyboard skin na to. Libre na to, okay? Actually guys, isa pang joke. Dahil ang package ay dumating noong last year pa, 2019. So this is a super late unboxing undertakings. So pasensya na kayo, kahit na hindi na April Fool's Day, eh naprank ko kayo for this unboxing. Hope next time, huwag kayong madala na samahan ako sa panibago ko pang product unboxing sa mga susunod na mga araw. So ako po muli ang inyong Rheologist, I'm Everywhere, ang inyong online palaboy. Ciao!